Guys, gumagawa si Honey Baby ng dough para sa ating... Dito yung ipasulat dito. Ayan guys, para sa ating pastil. Kailangan talaga na... Guys, malinis yan na mesa. Don't worry. Sinabunan namin yan. Kailangan talaga. Pinapakita lang namin kung paano masahin yan. Paano... Ang tawag nito? Ibang... Ano, eh, ito pala guys yung ginagamit ko na ano, ano ba to? Clam? Pero kung wala naman kayong guys ano, tawag nito, clam na ganito, pwede naman para-paraan din ito. Importante kasi mapantay-pantay. Ano yan guys, oh, tignan nyo. Talaga yan, pagmasa. Kailangan lang malaking ano, mga pwersa ba? Ganyan naman guys yung paggawa ng natural na tinapay, di ba? So ito, pwede rin yan sa ano, sa pizza, pwede rin yan sa panada, pwede rin yan sa haan, sa shawarma, pwede rin yan. Pwede siya sa shawarma, pwede rin yan sa siopaw, pwede rin yan sa pizza. Lumipat na dito si Honey Baby sa wrapper kasi yun lang nga, dapat nga sinabi ko, ba? Sin siya na kayo sa kanyang pumuputok-putok na chat. Konti lang yan. Hindi naman siya bilbilin. Sakto lang. Yan guys. So yan, doon na niluluto guys sa pugon. Wala na. Busy na si Honey Baby, no? Marami ang ganap, oh. Hello, oy. Diba kasi nagagawa ng pugon. O sige na, ako na naman. Dito na naman ako. So guys, andito na guys yung ating pastil. Andiyan na guys yung ating pastil. Ito yung pansit-pansit natin. Pansit-pansit yan guys. Ito yung pastil. Naluto na. Nagawa na. Dito na ang ating kikyam. Lulutuin na natin para makabenta. Ito na guys, ang ating homemade kikyam. Guys, ito na ang ating homemade cheese stick. Cheese to at ang ating ano ba to? Hindi to yung guys, empanada. Pansit-pansit yan. Hindi ako gumawa ng empanada. Pansit-pansit yung nasa loob nyo. Pastil ang tawag nila dito. Pastil. Hari na yan guys. So yan na. Nakagawa na tayo ng iba. Hindi na pwede ng ating homemade. Pwede na mag-empanada pero sa susunod.